What's up sa inyo mga kabrabo? For today's video, papakita namin sa inyo kung paano linisin ang aming bodega gamit ang chemical na nabaklor sodium hypochlorite. Let the cleaning begin! Siyempre, bihis muna tayo dito sa ating locker. Yan nga pala yung ating kasama, si Eddie, si Dennis, si Gilbert, si Kisa. Ayan, lumabas na si Boson, si Demi. You say you disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do, cause all these opinions. Medyo malakas ang hangin ngayon, pero pumayag naman si Kapitan sa request ni Chipmate na buksan ang takip ng aming bodega. There's no way that you make it, and maybe you can fake. Si Boson nga pala ang nag-operate sa pagbukas ng ating bodega. Naglagay din ng chain block ang ating mga kabrabo upang masecure ang ating hatch cover. Ito nga pala ang gagamitin namin na chemical na nabaklor sodium hypochlorite para maiwasan ang kuskus pagbiting-biting sa matataas na parte ng ating bodega. Binigyan kami ng 12 drum ng chemical. Kailangan mabudget ang mga ito. Ito nga pala ang gagamitin namin na welding pump for chemical. Ginawa ni Boso ng 3 linyada ang aming welding pump para mapabilis ang aming paglilinis. Gumawa si Boso ng nozzle upang mabudget mill ang aming chemical. Gawa siya sa copper tube at nozzle ng silicone, tapos nilagyan ng puti. Inilipat namin ang chemical sa maliliit na container upang maiwasan ilabas ang isang buong drum. Nagprepare na ng gamit ang ating mga kabrabo. Nilagay nga pala ni Boson yung kanyang ginawang nozzle sa ordinaryo na air hose. Ang pagtitimpla namin ng chemical, isang container ng chemical at isang drum ng tubig at kaunting foam. Bumaba ako sa catwalk para pakita sa inyo kung gaano karami ang aming bodega. Inuna namin applyan ng chemical ang hatch combing. Galing nga pala ang aming kargadang coal sa Indonesia. Ang karga namin na coal sa Indonesia ay hindi masyadong madikit, hindi katulad ng coal sa Australia na may naiiwan na langis. Nagdagan nyo na lang ng chemical ang inyong pagtitimpla para mas matapang ito. Kung mapapansin nyo, ang paglabas ng chemical sa aming nozzle ay sobrang tipid, kaya naman talagang pwede nyong tutukan ang mga dumi upang matanggal ito. Ang sikreto namin sa pagkikemical na ito ay yung ginawa ni Boso na nozzle, dahil nakadepende sa nozzle nyo ang paglabas ng inyong chemical. Natapos na ng ating mga kabrabo ang combing, kaya't lumipat sila sa catwalk upang tirahin ang bulkhead. Inuuna uli nila ang taas para hindi masayang yung chemical. Bababa lang yon at malilinis pati na rin yung sa baba. Napakaganda ng chemical na ito, dahil pag napatakan kayo o masabuyan sa inyong balat ay hindi ito magsusugat, dahil ang chemical na ito ay hindi ganun katapang. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face.
Tapos na naming applyan ang proa at pupa. Kaya tara na, dito na tayo sa baba. Makikita nyo na naglagay kami ng lubid sa whooper. Sobrang baba nyan, kaya safety safety. Nalagyan lang ng stick ang nozzle upang maabot ang itaas sa pag-apply ng chemical na ito. Magkasabay nga palang tinitira ng ating kabrabo ang paboras tribor upang mabilis ang aming paglilinis. Tututukan nyo lang yung tubo na yan. Sabay bababa yung chemical at malilinis na yan ang kusa. Naka-standby din ang aming seawater para sa pagbanlaw sa mga nalagyan na ng chemical upang hindi ito matuyo. Nag-setup na rin ang lubid sa pupa ang ating kabrabo na si Gilbert. Ngayon, naglalagay siya ng wooden pulley. Yung wooden pulley na yan ay may lubid. Diyan itatali yung ating kawayan para may bira at may area ang ating kawayan. Dinagdagan pa namin ng isang heaving line ang wooden pulley na yan upang mamove natin sa kabila ang wooden pulley na yan. Kung makikita ninyo, ang tinira ng ating mga kabrabo ay napakalinis. Talaga namang kislap. Ganyan nga pala ang magiging setup ng aming kawayan sa pagtira sa proa at sa pupa. Paparinig ko sa inyo ang actual na ginagawa namin at sinasabi ni Maestro. Ganda oh. Nalinis namin ang aming bodega sa loob lamang ng 8 oras. Maraming salamat sa inyong panonood. Kalas!